Kaibigan, welcome sa ating Multig Channel. For more videos, please like, share and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang palabas sa dalawang lalaki, si Sangpil at Takeil. Si Takeil ay bumili ng motorbike sa online, ngunit nagka-problema. Nang biglang may dalawang dumaan at sinipa ang kanyang motor, sinubukan nilang habulin ang mga lalaki. Ngunit dahil sa kanilang walang ingat na pagmumotor, hinabol sila ng mga pulis. Hanggang sa tumilapon ang kanilang motor, nang maglaon nasa police station sina Takeil at Sangpil. Dumating ang nanay ni Takeil at nagsimulang magbigay sa kanya ng isang salita para sa paggastos ng kanyang pera para sa paaralan sa bike na iyon. Nais ni Takeil huminto sa pag-aaral, dahil sa tingin niya ay hindi kayang bayaran ng nanay niya ang tuition niya. Dating pro volleyball player ang kanyang ina. Nagalit ang kanyang ina at sinampal si Takeil dahil sa kanyang sinabi. Si Takeil ay medyo sawa na sa buhay na pinaplano ng kanyang ina para sa kanya, nagpasya siyang takbuhan ito. Wala talaga siyang plano sa buhay at nagdala lang ng 10 bucks bago sumakay sa isang bus. Sa bahay ang kanyang ina na sinisikap nitong tawagan si Takeil, ngunit hindi sinasagot ni Takeil ang tawag. Dahil ang gusto lang ng kanyang ina na magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa kanya, kaya naman nagsusumikap siya para mabayaran ang kanyang pag-aaral. Ngunit mukhang parang hindi gusto ni Takeil ang gusto ng kanyang ina at gustong umalis. Si Takeil ay sakay ng isang bus papunta sa isang maliit na bayan na tinatawag na Gunsen sa lalawigan ng North. Pagkatapos niyang bumaba ng bus, nakita niya ang nagninangas na pulang buhok na babae si Kyungju. Pagkatapos maglakad-lakad, pakiramdam na pagod at gutom, pumunta si Takeil sa murang noodles restaurant para kumain. Habang kumakain ng isang mangkok ng noodles nang pumasok ang isang delivery guy at nagtungo sa kusina. Medyo naging abala ang mga bagay doon at si Takeil ay mukhang curious at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Habang si Sangpil ay nakatira sa kanyang lola. Sa sumunod na araw, si Takeil ay bumalik sa noodle restaurant upang subukan kung naghahanap sila ng delivery man. Sinabi ng namamahala na kailangan niyang magtrabaho ng hindi bababa sa 3 buwan bago siya makahiling ng day off o ilang oras para makauwi sa bahay. Ipinakilala si Takeil sa isang delivery man na nagngangalang Guman, na medyo clumsy. Samantala si Sangpil na nakikipagkita sa lalaking nagngangalang Donghua, na nag-aalok sa kanya ng trabaho. Ngunit hindi niya sinabi kung anong uri ng trabaho ito. Si Takeil na hindi maalis ang kanyang kuryosidad tungkol sa kusinero sa noodle shop, nagpasya siyang pumasok sa kusina upang makilala ang lalaking nagngangalang Gosok. Kinabukasan ay sinimula ni Takeil ang kanyang bagong trabaho bilang isang tagahatid ng pagkain. Samantala si Sangpil ay sumama kay Donghua na nagtatrabaho bilang tagapautang at namumulekta ng utang. Sa noodle shop si Takeil na mukhang nakakasundo na niya ang kanyang mga kasamahan. Habang nasa labas si Sangpil namimigay ng mga business card sa loan office kung saan siya nagtatrabaho, nakita niya ang nanay ni Takeil sa tabing kalsada na mukhang may problema. Habang si Takeil ay ginagawa ang kanyang trabaho na naghahatid ng pagkain, walang iba kundi kay Kyungju. Nag-cross ang landas nila noon sa terminal ng bus. Ngunit gaya ng dati si Takeil ay hindi magalang sa mga babae. Nagpa siya si Kyungju na bigyan siya ng ilang mga santok. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon na hawakan ni Takeil ang dibdib niya, na lalong nagpag-alit kay Kyungju. Si Takeil ay umuwi na maraming pasa ang mukha at hindi napigilan ng kanyang kasama na pagtawanan siya. Nang si Takeil ay sinusubukang linisin ang sarili, ang kanyang telepono ay tumunog ngunit dahil abala siya ay sinagot ng kanyang kasama ang tawag. Si Sangpil pala ang tumatawag, at nagulat na makita si Gosok ang sumagot ng tawag. Dumating si Takeil at kinuha ang kanyang iPhone. Pinaalam ni Sangpil ang kalagayan ng ina ni Takeil ngunit wala pa rin siyang pakialam at ibinaba ang tawag. Samantala, sa ibang lugar, umuwi si Kyungju sa kanyang silid sa hotel at nakakita lamang niya ang dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang mga kasama sa kwarto. Hanggang sa nauwi sa isang away ngunit nakakuha si Kyungju ng pagkakataon na makaalis. Samantala si Takeil at ang kanyang katrabaho, nakita si Kyungju na tumatakbo sa kalye. Pagkatapos ay hinabol siya ni Takeil upang pigilan siya. Ngunit nakita niya na hinuli si Kyungju ng dalawang lalaki at pilit na pinapasakay sa kotse. Nais ni Takeil na tulungan si Kyungju, ngunit bilang resulta na bogbog lang siya. Salamat sa mga kapitbahay na paalis ang dalawang lalaki. Pagkatapos ng pangyayari, dinala ni Takeil si Kyungju upang ayusin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpasalamat si Kyungju sa kanila at umalis na. Ngunit napansin ni Takeil na nakapaalang si Kyungju, kahit hindi niya gawain ibinigay niya ang kanyang sapatos. Pagkatapos nagsisimula na masanay si Takeil bilang delivery man at ginagawa ang kanyang makakaya. Isang araw pumunta siya upang ihatid ang ilang pagkain para kay Kyungju at ibinalik sa kanya ang sapatos.
Ngunit nang sinubukan ni Kyung-ju magbayad para sa pagkain, ay hindi ito tinanggap ni Taek-il. Ngayon ito ang bahagi kung saan sa wakas ay nakuha ni Taek-il ang kanyang unang sweldo at nagpa siya na oras na para ilibre ang lahat. Si Gang-ang ng may-ari ng noodle shop iminumungkahi na dapat bisitahin ni Taek-il ang kanyang ina paminsan-minsan. Na hindi naman ito pinapansin ni Taek-il. Binigyan si Taek-il ng isang malakas na hampas ng kanyang kasama sa mukha upang magising at naglatag ng ilang matigas na payo, at sa wakas ay nagpa siya si Taek-il na bisitahin ang kanyang ina. Ngunit pag-uwi niya ay nakahanap siya ng isang sulat na nagsasabing nasa trabaho ang kanyang ina. Nagkita sila ni Song-pil, sinabi ni Taek-il kay Song-pil na dapat na siyang umalis sa loan shark at debt collector dahil hindi ito ligtas. Ngunit si Song-pil ay hindi siya masyadong mahilig makinig sa payo ni Taek-il, kaya binisita na lang ni Taek-il ang kanyang ina at nagpapatakbo siya ng isang maliit na panaderia. Sinabi ni Taek-il na nagtatrabaho siya sa isang noodles shop. Ngunit sinabi ng kanyang ina na nagsumikap siya ng gusto para may patuloy ni Taek-il ang kanyang pag-aaral at gusto na niyang umuwi na siya. Salungat ito sa kagustuhan ni Taek-il, at iniwan sa kanya ang kanyang unang sweldo bago umalis. Makalipas ang ilang araw ay ipinadala si Song-pil para maningil ng utang mula sa isang may-ari ng tindahan, ngunit nabugbog siya ng gusto kaya dinala siya sa hospital. Sa kabilang banda si Taek-il ay nasa daan upang mag-deliver, nang aksidenteng natamba ng sasakyan ang kanyang motor at natapon siya, at lumabas na ang driver ay isa sa mga lalaking ng gulo kay Kyung-ju. Samantala si Kyung-ju sa ngayon ay isang waitress sa isang noodle shop at si Gang ang may-ari. Napag-alaman ni Gang na walang matutuluyan si Kyung-ju, kaya inalok niya ito sa kwarto ng kanyang yumaong anak na babae. Isang munting kasiyahan ang naganap para sa pagtanggap kay Kyung-ju. Habang nasa labas si Taek-il nakita niya ang lalaking nakabangga sa kanya at nais niyang maghiganti, ngunit wala siyang kakayahan para matalo ang lalaki. Kaya tinulungan siya ng kanyang kasama sa trabaho. Samantala nakalabas na si Song-pil sa hospital at nais na maghiganti sa taong nambogbog sa kanya. Ngunit nagdadalawang isip siya at napagtantong hindi tama ang kanyang mga kilos. Hindi nagtagal bumalik ang lalaki na kinalaban ni Taek-il sa restaurant kasama ang isang grupo ng kanyang gang. Nagsimula silang magdulot ng kaguluhan at maging ang mga abo ng cremation ng anak ni Gang ay natapon. Si Go-sok ay hindi na nakapagpigil at naglalabas ng kanyang galit sa mga lalaki at humahampas sa kanila hanggang sa labas ng restaurant. Nalaman nila na si Go-sok pala ay isang dating big-time boss ng mga gangster na nirerespeto ng mga kapulisan. Flashback, noong leader pa siya sa isang gang, niligtas niya si Gang na nais wakasan ang kanyang buhay matapos mawala ang kanyang anak. Hinimok siya ni Go-sok na magsimula ng bagong buhay kasama niya at magtayo ng restaurant kasama si Gang. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, ay nagpakita ang dating gang ni Go-sok sa kainan na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Tae-sung, gusto nilang bumalik sa larong gangster. Dahil nagdudulot ng gulo ang mga karibal na gang sa kanilang teritoryo. Dahil napagtanto ni Go-sok na maaaring malagay sa panganib si Gang at ang iba, nagpa siya si Go-sok na bumalik sa dati niyang buhay bilang isang gangster boss. Naiintindihan ni Gang ang kanyang pinili at sinabi sa kanya palaging bukas ang pinto ng bahay para sa kanya. Nasaktan din si Taek-il sa pag-alis ni Go-sok dahil tinuturing niya siyang parang pamilya. Kahit na palagi silang nag-aaway at hindi nagkakasundo at madalas na kinukot siya at bugbugin siya. Nalaman ni Song-pil na ang bake shop ng ina ni Taek-il ay seliado na at tinawagan niya si Taek-il para sabihin sa kanya. Kinabukasan dumiretso sina Taek-il at Kyung-ju sa kinaroroonan ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na niluko siya ng dating may-ari ng building at binili ito ng hindi wasto. Dahil sa problema ng kanyang ina, si Taek-il ay tinawagan si Go-sok para humingi ng tulong. Ngunit sinabi ni Go-sok kay Taek-il na mag-step up at alamin ito sa kanyang sarili. Samantala si Go-sok ay bumisita sa punong tanggapan ng isang karibal na gang. Sinusubukang makipagkapayapaan at patigilan sila sa paggawa ng gulo at igalang ang bawat isa. Nang tumanggi sa nais ni Go-sok, ay walang pagpipilian kundi ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay. Hawak na niya ang buong gang ng mag-isa at nangunguna sa pagwawakas sa kanilang mga shenanigans. Samantala dumating ang collector sa bakery ng ina ni Taek-il na humihingi ng bayad. Sinusubukang pigilan sila ni Taek-il at Song-pil, ngunit nagiging komplikado ang mga bagay. Ang mga maninangil ng utang na ito ay mula sa parehong opisina kung saan nagtatrabaho si Song-pil. Iniisip ni Taek-il na si Song-pil ay naglagay ng bitag para sa kanyang ina ngunit ang kanyang ina ay nilinaw ang mga bagay-bagay at sinabing hindi siya humiram ng pera kay Song-pil. Pagkatapos ay nakita ng isa sa mga debt collector ang isang sobra na may kasamang pera na sweldo ni Taek-il na ibinigay niya sa kanyang ina. Hiniling ng ina ni Taek-il na ibalik ito, ngunit kinuha pa rin nila. Sinubukan ni Taek-il na kunin ang sobra kahit na nabogbogla siya.
Ngunit ang kanyang ina ay hindi makayanan na makita ang kanyang anak na nasasaktan, kaya siya ay bumangon gamit ang kanyang mga kakayahan mula sa kanyang mga araw bilang isang pro volleyball player upang talunin ang mga meninangil ng utang, at mabawi ang pinaghirapang sweldo ni Taeil. Samantala, hiniling ni Go Sok kay Tae-sung na dalhin siya sa isang restaurant kung saan humiram siya ng ilang gamit sa kusina para magluto ng sarili niyang grub. Pagkatapos, nito ay sinabi niya kay Tae-sung na ang kanyang bagong buhay ay tungkol sa pagluluto at pagiging chef at iniwan ang kanyang dating gangster for good. Sa wakas na unawaan ito ni Tae-sung at nerespeto si Go Sok sa kanyang desisyon na iwanan ang gang. Matapos ang kaguluhan, bumalik si Taeil sa kanyang ina, doon sila sa bahay ni Song-pil. Dahil kinuha na ang bahay nila para mabayaran ang mga utang nila. Ngunit masaya pa rin ang ina ni Taeil dahil bumalik na ang kanyang anak. Samantala, bumalik na si Go Sok sa pagiging chef sa restaurant ni Gang. Sa kabilang banda, si Kyung-joo ay opisyal na naging adoptive na anak ni Gang at bumalik sa pag-aaral. Nagtatapos ang palabas ng si Taeil ay kinuha ang kanyang ina para isakay gamit ang motorbike na binili niya. Salamat sa panonood, kaibigan!